Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Ito po naman tayo. Nagbabalik. Topic po natin for today is about overview sa MS World 2016. No? So sa mga susunod, marami pa tayong gagawin na video tungkol sa Microsoft Office. Pero bago yan, wag mo muna natin kalimutan yung subscribe, like po natin at yung bell. So para sa mga marami pang videos na darating. Okay, document window. Ito yung title bar na tinatawag. So, ang title bar, ito po yung dito po natin makikita yung pangalan na ipinangalan natin sa document. Sa quick access toolbar naman, dyan po natin makikita mga tools na maaari natin gamitin kahit anong tab pa ang nasa na-i-click natin. Ito lang po naman yung tinatawag na ribbon. Ang ribbon, mayroong mga tabs at mayroon din bawat tab ay mayroong mga groups. At bawat group ay mayroong mga tools na maaari natin gamitin sa document natin. Ito naman po yung tinatawag na cursor. Pag open po natin ng document, makikita po natin yung cursor na yan. Nagbiblink po yan. Ano? So, ito naman po yung tinatawag natin na status bar. Diyan po natin makikita yung number of pages, number of words, at yung language na kinagamit natin. Okay? Then, ito po yung tinatawag na scroll bars. Magagamit po natin yan pag marami tayong mga pages. I-scroll down natin or scroll up. Then, kung naka-zoom in o zoom out, so gagamitin natin yung scroll left and right. Okay, ito po yung rulers. Diyan po natin makikita yung margin. At the same time, diyan din po natin makikita, pwede tayo gumamit dyan ng indent. Ituturo ko po yan sa inyo sa mga susunod na mga videos na gagawin natin. So, ito yung tinatawag na ribbon. Ang ribbon po ay meron po yung tinatawag na standard tabs. Okay? Tinawag siya na standard tabs dahil po sa pagbukas mo ng MS of MS Word, nandyan na po yan. Hindi po yan nawawala. At ito naman po ay tinatawag na contextual tab. Dahil lumalabas lang po yan pag nag-insert po tayo ng picture, tables, chart, basta mag-insert tayo ng kahit anong object, lalabas po yung contextual tab. Ito naman po yung tinatawag na clipboard group. Diyan po natin makikita si paste, si cut, si copy, at si format painter. Ituturo din po natin yan kung paano po gagamitin yan. Pati yung mga shortcut key na gagamitin natin. Then, ito po yung font group na tinatawag. Dahil nandyan po si font style, font size, then font color, at marami pang iba para sa pag-edit ng font. Then ito po yung tinatawag natin na paragraph group. Okay? Gamit po ito para sa pag-edit ng paragraph na gusto natin mangyari. Diyan po tayo maglalagay ng indent, pati yung spacing. Okay? Ito yung styles group. Styles group, maganda ito kapag gagawa ka ng libro, ng thesis, kasi naka-program na siya, i-click mo lang kung anong gusto mo dyan. Sunod-sunod na po yan. Na? Then, editing. Yung editing group, alam, makikita natin yung find tool, replace, select, yan. So, yan. Then, ito po yung tinatawag natin na dialog box launcher. Pag clinic po natin yan, lalabas po ang another menu or another setting. Kumbaga, for particular group. At ito yung collapse the ribbon button. So, maaari nating alisin yung ribbon kapag yan i-click natin para maging wide ang document window natin. Quick access toolbar. So, sa quick access toolbar, dyan po natin makikita. Automatic po yan. Pag in-install mo po si MS, no, nandyan na po si save button. Automatic po yan. At nandyan na rin po si undo. Yan, yung susunod na button, yung katabi ng save button at nasa gitna ng redo ay tinatawag na undo button. Na? At yan, magagamit po natin para i-back. Diba, nagkamali tayo at gusto natin ibalik. Dun sa bago ang pagkakamali, magagamit natin si undo. At kung sumubra naman tayo sa pag-undo, nandyan po si redo. Magagamit po natin si redo para maka-forward naman tayo. No?
ito po si arrow, no? Pag click po natin yung arrow na yan, ay may lalabas na bagong menu. Ito, customize quick access toolbar menu. Diyan pwede tayo pumili ng idadagdag sa quick access toolbar. Okay? So, paano? Tuturuan ko kayo ngayon kung paano magdagdag ng mga tools sa quick access na yan. Okay? So, click po natin si customize yung arrow para lumabas yung menu. At kapag lumabas, mari tayong pumili kung anong gusto natin, katulad ng quick print. So, yan. Or yung print preview and print. Okay, subukan natin. Okay. Ayan. No? Then, back. Then, kung gusto natin mag-add pa ng ibang tools, i-right click lang po natin yung isang tools at i-click po natin yung add to quick access toolbar. Ando na po. No? No? Subukan pa natin. Subukan pa natin yung iba. Dala nito. Ayan. Ayan. Right click as add to quick access toolbar. Okay, paano po naman kung aalisin ko? So right click, then remove. Right click, remove. Right click, and then remove po natin. Right click and remove lang po. Napakadali po yan. No? So kahit ilang tools ang pwede natin lagay dyan hanggat hindi po siya napupuno. Ito po yung backstage na tinatawag. So lumalabas po yung backstage kapag clinic natin yung file tab. No? Pag clinic natin yung file tab, lalabas po si backstage. Ayan po. Napapalo po dyan yung info. Then, pwede ka mag-create ng new, mag-open ng new, mag-save, save as, print, share, export. Dyan po natin makikita lahat. No? Then, kung gusto natin bumalik, i-click lang po natin si back button. No, babalik tayo sa document window. So, maraming salamat po sa panonood. Sana marami kayong natutunan at abangan nyo po ang mga susunod kong video at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe.